Kung merong presensya dito, pwede nyo bang pailawin yung bola? Wow! Oof. Sino yung kausap namin ngayon? Sino yung nakikipagkwentuhan sa amin? In the name of Jesus. Ha? Laura! Laura? Imagine! Para makita niyo yung mga... Pareho, wala namang hangin, bay. Wala namang hangin. Kaya nga, papasok sa ano ko yung jacket. Oh! You came back, oh! Wow. Oo, tama. Naalala mo pa pala ako? Kung... Ay, hindi ka ba napasok dito? Hindi pa. Pumasok ka? Parang may devil worshipping dito, bro. Sige, ah, honestly, ah. Oh. It's my happy place, sabi niya. Anong pakiramdam, bay? Pero kayong ano, nararamdaman mo na yung mga maliliit na ugat mo nangunguryente? Hindi ko nga balaibo ko papasok dito, bro. Ayun, oh. Ayun, oh. Pare, hindi pwedeng ipikiin yan. Anindig na lang ang balahibo ko. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagalang, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga spirit. Hello mga idol, ito naman po ang inyong lingkod si Kuya Red and welcome na naman po sa another episode ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. So mga idol, andito tayo ngayon sa Piso, Barangay Piso. Malapit po ito sa Mati, Davao Oriental. Meron po ditong kubo. Napuntahan na po namin to last time. So sa hindi pa nakapanood nun, ito yung video. So ito ang tawag ko dito mga idol, bahay ng demonyo. Punong-puno ito ng demonyo. Dati isa tong kumbento ng madre, ng mga madre. Kaya lang inabandonan na. So marami pang mga gamit sa loob nung time na yon. So mayroong ano, mayroong nagnakaw dito ng mga gamit. Pero yung tao na yon, nabaliw siya. Tapos siguro mga after 5 years, mayroon na naman pumasok dito, nabaliw din siya. So ibang tao yon, no? So this is 30 years abandoned itong ano na to, kumbento na to. So titingnan natin mga idol kung ano ba yung mga pwede pa nating maramdaman dito kasi dati mayroong mga kaluluwa na nakakulong dito. So titingnan natin ngayon kung ano yung sitwasyon at kung mayroong mga kaluluwa na nakakulong, pwede natin silang matulungan kung gusto nilang magpatulong. So yan mga idol, gamit tayong mga equipment para makausap natin sila. Kaya lang hindi ako nag-iisa, kasama natin si Sheila Ghost 21. Kasama din natin si Reborn Adventures. So ito mga idol, this is a day vlog kasi hindi basta-basta mapasok itong location na to kasi Muslim area to mga idol. So ano naman tayo? Saludo naman tayo sa mga brothers natin mga Muslim. Kaya lang itong area na to talagang hindi siya safe pagdating ng gabi mga idol, no? So that's the reason why. Yan. So sa lahat ng Kuya Red family dyan, please support the channel of Sheila Ghost 21 Reborn Adventure at huwag nyo rin kalimutan si Aloha Ghost Adventure. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel Kuya Red Ghost Adventures. Huwag nyo kalimutan i-share, ikalat natin mga idol para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas pati na rin sa ibang bansa. Kaya huwag na natin patagalin to. Tara na.
So napuntahan na natin to dati. So panoorin niyo lang yung video, ha. So mga idol, grabe yung pakiramdam mo dito. Kasi pag pumasok ka dito, alam mo yung ulo mo na parang lumalaki. Tapos yung ano mo, yung tiyan mo parang may hangin na namumuo. So based on my experience, ganito daw pag ano eh, pag mabigat na spirit yung nasa isang lugar, no? So at naniniwala din ako na mayroong puwersa ng demonyo dito na nakatira. Kasi may nagsabi din dati na nagkaroon ng ano dito eh, nagkakaroon ng satanic worshiping dito sa bahay na to. Yan. Okay. So ito yung ano ng bahay. Papasukin natin yung konti. So dito mga idol, parang mayroong ano dito. Yan. So si Aloha nagantay dyan. Kasi ano eh, namagayong pa niya. Nabangga kasi kami ng motor. Buti na lang, hindi ganun kalakas yung takbo namin. So sa paa niya tumama. Paki ano na lang yung channel ni Aloha mga idol. So ito, merong ano daw dito. Santo dati. Pero sabi-sabi na meron daw nahukay dito. So wag natin pag-usapan yan. Kasi hindi naman treasure hunting yung ano natin, channel. So, kasi baka magtanong kayo, ano ba yung nandyan? Ano lang yan? Parang may ano dyan, Mama Mary. Dati. Yan. So ingat-ingat lang tayo dito mga idol. Kasi sabi nila, merong ano dito. Merong mga butas ng cobra diyan sa ilalim ng bahay. Tapos last time nakakita din kami ng ano dito, yung parang damit ng ahas na cobra. Yan. So gagamit tayo ng ano natin mga idol, no? Gagamit tayo ng equipment natin para makausap. Yan. So grabe. Ito yun mga idol. Magandang tanghali, magandang hapon sa inyo. Andito na naman na ako, bumisita. So mga idol, first time natin gagamitin yung spirit talker dito. Dati kasi wala pa to sa akin. So itong spirit talker, pwede silang pumili ng mga salita dyan. Okay, para iba to sa atin. So ito yung way para ma-communicate natin yung spirit world, no? Kasi hindi naman natin sila naririnig. Okay? So sobrang hina kasi ng boses nila. Maliban na nga sobrang lakas talaga ng spirito, rinig natin sa tenga natin yung ano nila, yung salita nila. So kadalasan hindi natin naririnig. Kasi yung mga boses ng spirito is below, usually ha, is below 16 decibels. So hindi na naririnig ng ano natin yan. Hindi na naririnig ng tenga natin yan. Yan, so spirit talker mga idol, pipili lang sila ng word dito. Naka-English to. Kaya lang, alam naman natin na tayong mga Pilipino kahit papaano, eh nakakaintindi naman tayo ng English. So, hindi na sila magta-type ng word yan. Pipiliin na lang nila yung mga word. Yan. Meron ba kaming kasama dito na mga spirito? Pwede nyong gamitin spirito? Pwede nyong gamitin itong hawak-hawak ko. Yan mga idol. So huwag tayong dumaan dyan kasi sobrang rupok na yan. Merong hagdanan dun sa kabila. At saka dito rin tayo dadaan mamaya sa pagpasok natin. Yan mga idol. So this is more than 30 years abandoned. Ayan, dyan sa Reborn. So dito na ako iikot. Ha? Hindi. Baka maano tayo dyan. Hulog tayo. Tapos mayroong ano dyan bro? Yung Mama Mary? Oo, dyan. Lagayan lang. Oo. Meron daw nahukay dyan na treasure. Oo. Pero ganda bro. Ano? Ingat tayo sa mga ano bro. May mga butas dyan. Marami pang ano bro. Sa ibabaw bro. Sa loob. Oh, punta tayo. Pasok tayo. Mga idol, Sheila Goes 21. Yan. Wala pang nagsasalita. Naka-on na yan mga idol, oh. Pasensya na kayo sa sipon ko ha. Nung nagbiyahe kasi kami,
naulanan kami ni Aloha. Actually si Aloha, hindi. I live on. Sabi niya, pare, I live on. Wow. So siguro ibig sabihin niyan, nakatira pa rin ako dito. Oh. Or parang ganun. Kung hindi ako nagkamali ng pagkaintindi, ha. Oh, nandito pa kami, parang ganun. Dito mabuksan dito, bro. Tinry ko na 'yan, bro, last time. Try mo. Last time lock 'yan eh. Oh, dito na lang, kabila. Yan. Sige po, alam niyo na kung paano gamitin 'to. Bro, pag-akyat natin ngayon. Ano lang, tawag dyan, honest speaking lang, kung ano yung maramdaman mo. Sige. Stroke, sabi niya. Pare, sabi niya stroke. Dati, nung nagpunta kami dito, una-unang punta, sinabi niya yung stroke. Ito? Oh, pero hindi itong device na to. Edward. Oh, Edward. Yung stroke, gamit niya yung ano, yung gamit ko yung EMF and... yung may EMF ba? Oh. Spirit communicator, hindi ito. Pero imagine mo, same word, lumabas. Stroke pa rin. Oh, stroke, dito. Hello mga idol. So, mali pala ako, no? Hindi pala, nung unang punta namin dito, hindi pala stroke yung sinabi kasi napanood ko ulit. Ang sinabi pala, atake sa puso. Oh, atake sa puso. Pero parang related sila, diba? Ano yan? Naririnig mo ba ako? Atake sa puso. Siguro merong na-stroke dito dati. Di ba? Yan mga idol, i-review na lang yung ano ko, yung video ko, ha. Baka sabihin niyo nagsisinungaling ako. Yan. At hindi naka-program to, pwede niyo i-download to Spirit Talk. Eh. May bayad nga lang na 400. Pero one time lang. Yan. Oo nga. Drain camera. Sabi niya drain camera. Drain. Baka mawala yung power. Kaya nga. Battery, bro. Siguro ba, may balak siya na higupin yung ano natin, yung baterya natin. Kaya nga. Sabi niya, drain camera, oh. Drain camera. Stewart. Yan. So, possible din kasi mga idol, na yung spirit, eh, kung ano-ano lang yung pinipick up niya na mga words, pero ang aabangan natin yung mga relevant na mga words na pipiliin niya. Yan. Meron pa rin bang demonyo dito na nakatira? Sentient. Sentient? Bro, normally ba eh, itong device na to, nagsasalita siya mga 2 minutes, 3 minutes. Dito? Hindi, kahit saan. Pero ngayon ba yung ilan na yung words na ano? Kaya nga. Sinabi niya? Sunod-sunod. Oh. Yan. Tapos ba, medyo pakinggan nyo. Kasi ano eh, may footstep sa ano. Dati may footstep sa ibabaw, bro. Na naglalakad. Oh. Pwede ba kayong magparamdam sa amin? Amen. Amen. Kung merong mga kaluluwa dito na nakakulong, galing na ako dito dati. Narinig po yun. Narinig po yun, wala. Ano yung narinig mo? Parang kaya nga dito. Yun yung sinasabi ko ba eh. Gagamit sana ako ng motion sensor ball. Kaya lang meron ng ano kaagad eh. Yan. Pwede nyo bang ano, isarado yung pinto? Gamit kayo ng lakas namin. Yan. Dito, hindi nabubuksan to. Pwede dito. Tayo daraan.
Kaya lang siguraduhin muna natin na walang ahas sa baba, bro. Hindi naman, bro. Baka may ahas. Doon dati, bro. Diyan kayo tumawid. Oh, hindi. Doon sa bintana. Sirado to eh. Ngayon lang to binuksan eh. Ingat ka na. Oh. Yan. Ingat tayo dito sa Banakon, bay. Yan. Sobrang dilim dito. Kiklear lang natin yung area, mga idol. I'm listening to everything. I'm listening to everything, bro. I'm listening to everything. Wow. Ayan, mga idol, maglalagay lang tayo ng ano ha. Lalapag lang natin yun dyan. Maglalagay tayo ng motion sensor ball. Ayan. So kahit papaano, klaro naman siguro ng ano ko, mga idol. Kasi malakas sa low light itong camera natin eh. Ayan. Patayin ko muna ha. Kuha lang ako ng motion sensor ball. Mabigat. Ayan, mga idol. I can't find my way, bro. Hindi ko nahanap yung daanan ko. Yan. Honestly, bay. Anong pakiramdam? Mabigat. Bigat, no? Avoid this area. Avoid this area, sabi niya. Avoid this area. Sino ba yung kausap namin? Walang protection prayer, bay, ha? Bay! Meron bang ano, connection yung shell sa devil worshipping? Meron, bro. Parang daming shells dito. Ha? Huh? Daming shells. May mga shells ba? Yeah. Ayan o, may shells o. Oh. Sa itaas, meron dati nung pag-akyat namin. Sa kabilang kwarto, meron din. May shells doon? Ang malaki. Ayan nga. Maraming shells nga dito. Kung merong presensya dito, pwede nyo bang pailawin yung bola? Wow! Oof! Saan galing yan? Saan galing? Ha? Sino yung kausap namin ngayon? Sino yung nakikipagkwentuhan sa amin? In the name of Jesus. Ha? Laura! Laura? Imagine mo, anong coincidence ba? Sino yung nakikipag-usap sa amin? Si Laura daw. Laura? Laura? Ikaw ba ay isang madre? Ikaw ba si Sister Laura? Kung oo, pwede mo bang pailawin yung bola? Ang sabi ko? Smell. May katok doon dalawa. Kaya nga. Ano sabi? Smell? Smell. Hirap ng may sipon eh. Sabi niya smell. Bay. Mas maganda kung ano. Aakyat ka na, hindi mo pa alam yung ibabaw. Sige, sige. Tapos mamaya konti, akyat din ako. Parang kailangan natin ng ano dito. Kailangan natin ng flashlight. Magamit tayo ng flashlight, mga idol. Yan o. Para makita niya yung mga... Para makita niya yung mga... Wala namang hangin, bay. Wala namang hangin. Pwede mo bang palakasin yung galaw? What are you doing? What are you doing there, bro? Andito kami, bumibisita lang kami. Kasi dati nung nandito kami, Laura, or Sister Laura,
may mga kaluluwa dito na nakakulong at humihingi sila ng tulong. Andito pa ba rin sila or isa ka sa kanila na nakakulong dito? Bro, nakalaki man dito bro. Babukas, mabuksan. Oo, buksan yan. Walang lock yung pinto dyan. Sige po, Laura. Ha? Parang dyan, eh. Di ko alam kung dito o sa likod, eh. Yan mga idol, so ginamitan ko ng flashlight. Sobrang laking shell bro, oh. Pare, pwede, ano ba, possible na paghawakan ko may ano? Hindi, di ba mayroong mga demonic ano kasi na ginagamit sa worship. Tapos may nangyari sa humawak nun. Marami kasing mga pangyayari bro. Lalong-lalo na yung nakita ko sa international na ghost hunters. Yung mga kutsilyo na ginamit sa worship, demon worshiping, dinala niya sa bahay. Siya ba'y apektado? Tapos yung sa loob, may mga nagpapakita sa kanya. Sa loob? Oo, so nung nilibing nila yung horseshoe, tapos dinasalan nila. Sacred? Ano to eh? Kumbento to eh. Diba? So lahat naman tayo na yun, pwedeng mag-ano, pwedeng maraming ibang religion na kumontra. Pero base sa paniniwala ng mga madre, sacred yung ginagawa nila, di ba? Oo. Kasi ano yan eh, Catholic. Di ba? Doon ko sa kabilang parte. Pwede nyo bang ano, pailawin yung bola? Sabi niya, sacred do. Oh. Yan mga idol, what are you doing? Sabi niya. Eh bro, susunod ako mamaya konti bro. Ha? Di ako makaamoy, may sipon ako eh. Ano, parang daga na kaya nga that's one of demonic bro, sign eh. Bro, yung babaho na parang bro, daga. Oh. Dito bang daga ang init, bro? Dito. Oh, ganun ba? Mainit. Tara, kaya tayo. Oh. Kunin ko lang yung ano, bro, mga gamit. Yan mga idol. So, gumamit ako ng flashlight kasi parang madilim yung sa screen ko eh. So, akyat tayo sa itaas mga idol para makita nyo, no. Yan. Kunin ko lang yung mga motion sensor ball natin. Yan. Okay. Then dadalhin natin doon. Sobrang dilim dyan. Secret surrounding my death. Anong ibig mo sabihin? Pare, sabi niya meron daw mga maraming sikreto sa pagkamatay niya. Sabi niya? Oh, secrets surrounding my death, sabi niya. Si Laura siguro to. Laura, irerespeto namin kayo ha. Yan. Di pa ang init bro, ang init mo. Pare, wala yan. Ah, para doon pala yan. Ito ah, naniniwala. What? Ito ah, naniniwala. What? Dirty. Tama. Tama, dirty. Oo nga, madumi. Ito ba ya? Kung ano, may highway na kasi dyan mga idol, no? Siguro mga 100 meters. Pero hindi ako maniniwala na yung bigat ng sasakyan makakaapekto na ang bahay eh, uyugyug. Kaya umuyugyug eh. Pero tingnan mo yung bahay, parang may heartbeat. Pakinggan mo. Tapos ang init. Kanina pa ako nakapansin. Tapos ang init. Pasok. Oh, diba? Bro, ang bigat pa. Init, mabigat. Mabigat niya yung pakiramdam mo. Tapos may heartbeat yung bahay. Chug. Chug. Dito, init. Tingnan mo. Pakiramdaman mo yung init, bro. Kaya nga, pumapasok sa ano ko eh, jacket. You came back. You came back, oh. Wow. Grabe. Oo, tama. Naalala mo pa pala ako? Dumalik, bro. Naalala ka nila, bro. Naalala nga nila ako, pare. Kasi dito na ako galing dati. Oh.
Dati. Hindi ko alam kung dito o dito. Hindi, kotok. Ha? Lalagay tayo ng ano. May sipon ako, hirap puminga eh. May naamoy ba kayo na parang patay? Saan? Sa baba o kan? Tapos iba din yung impose. Impose? Parin. Hindi ko alam anong meaning, anong ibig sabihin ng impose. Ayan. Mga idol, kahit merong mga sasakyan dyan, hindi nila maapektuhan tong ano ng bola. Kasi sobrang layo, 100 meters na yan eh. Yan. Merong bang kaluluwa dito na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin? Sister Laura. Ano yan? Yan. Maliwanag naman dito mga idol. Hindi na ako gagamit ng flashlight. Ano yan bro? Ano sabi niya? No go away. Sabi niya no go away. Parang walang aalis, ha? Halika, tumi. Tindig ka dyan, bro. Tindig ka dyan. Anong maramdaman mo? Sige, sige. Ayan, ayan. Anong maramdaman mo? Parang yung ano pa, pare. Parang yung liig mo. Parang nasa pugon, di ba? At saka yung liig mo, bro. Parang ano? Parang kang sasakalin. Baka may namatay dito. Sila, tingnan mo. Sige. O baka may nagbigti dito. Yan. Kasi yung ano eh, parang may ano dito parang eh. Parang sasakalin, tapos ang init. Kaya, ikaw nga. Sige, sige. Diyan. Humarap ka, humarap ka. Yan. Oh. Yan. Oh, anong pakiramdam mo? Mainit, no? No? Grabe, bro. Baka iba yung ano. Bro. Oh! 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 Ikaw ba yan? Kami ba ay nasa kapahamakan dito ngayon? Kung oo, pwede nyo bang pailawin yung bola kahit saan dyan? Ang sabi tong bago? O yun, no go away. Raymond, sabi niya bro. Stas? Ano? Ano yung may luck? May luck bro. Buksan niya. Yeah, bro. Pare, duda ko dito, merong... Ay, hindi ka ba napasok dito? Hindi pa. Pumasok ka? Diyan? Parang may devil worshipping dito, bro. Sige, ah, honestly, ah. Oh. It's my happy place, sabi niya. Anong pakiramdam ba eh? Pero kayong ano, nararamdaman mo na yung mga maliliit na ugat mo nangunguriente? Hindi ko nga balahibo ko papasok dito, bro. Ayun, oh. Ayun, oh. Nanindig mo. Pare, hindi pwedeng pikiin yan. Nanindig na lang ang balahibo ko. Magtiktiin. Magtiktiin. Mga idol, tumatay yung balahibo ni Reborn. Hindi ko alam kung klaro, bro, ah. Pero ba eh, parang may ano dito, pentagram eh. Alam mo yung ano, bilog na may star? Oh, dito? Oo. Oh. Kaya lang, hindi na siya klaro masyado eh. Saan ba yun? Di ko alam kung dito or dito yun. May nag-devil worship dito? Meron, meron. Ahas to, kobra na maliit? Oo. Oh. Kobra na maliit? Ha? Dito, baka may ahas dito. Yan mga idol, kobra yan oh. Maliit na lang, maliit pa. Pero kobra pa rin 'yan. Eh saan yung mga kapatid niyan? Eh saan yung mga kapatid niyan? Eh saan yung mga kapatid niyan? Pare, ano 'yun? Ano si? Anong pakiramdam mo dito? Tsaka iba yung bigat dito. Iba yung aura.
May ano dito, dito ginaganap bro. Iniwala ako ba eh? Dito ginaganap yung worshiping nila. Siguro bro. Oh. Hindi naman natin basta-basta mapapaalis yung demonyo eh. Ano yung nasa taas bro? Buksan na natin bro. Yeah, bae. Hindi natin basta-basta mapapaalis yung demonyo. Pero yung mga kaluluwa, pwede natin makumbinsi. Oh. Pare, tinitingnan ko yung presence. Baka may... Hindi pa nabuksan yan bro. Hindi pa. Bay, akong gaganap. Hindi ko mahawakan, bay. May flashlight ako sa kabila eh. Ikaw daw. Itulak na ko. Itulak mo ng isang kama. Biambi ng kani mo, bay. Ah. Ah, yan ah. Baka manyakas dyan. Kaya nga. Huwag mong iyan na yung kamay mo dyan. Hindi ikaw. Ano yan? Pare, parang may bigat na ano. Parang may hangin na mabigat. Bro, ha? Mabigat bro. Kaya nga. Mabigat na pakiramdam. Bulit ko ba nga yun? Parang may mabig... Ha? Atmosphere. Oo, ang atmosphere. Ibig sabihin, ang kuan ba yun? Ang kapaligiran. Oo nga. Atmosphere. Sabi nga, atmosphere. Nangangailangan ba kayo ng tulong namin? Ilan ba kayo? Ito pare ha. Sinasabit natin ilan na. So ano yung isasagot niya? Ilan kayong spirit na nandito ngayon? Abang-abangan mo yung sagot bro. Sige, pakisagot lang. Laura. Yeah, Laura pati Randy. Raymond. Ah, Raymond. Meron pang ano? Ano yan? Pearl? Meron. Oh, pearlas na. Yung pearl, yung... Ah, yung mga shell. Oh, shell. Tapos dito ba, merong ano dito? Merong parang kaban ba? Ay, ang tawag sa Tagalog? Laura, ilan bang kaluluwa na nandito? Kanang, dili. Baul. Tapos pagbukas namin ng baul, daming mga shells. So kaya inaano ko kung meron bang connection. Yung shells. Nicholas. Oh. Alam ko Nicholas. Pangalan Nicholas. Nicholas. Oh. Wow. Yung bahay mo parang ano to? Kaya nga, parang may heartbeat nga yung bahay, bro. Ang bigat na pakiramdam, bro. Yan. So, andito kami para tulungan kayo, ha? Oh. Oh. Tulungan kayo, ha? Oh. Oh. Saan galing yun? Pare, hindi natin matrace kasi ang daming ano eh. Wala bang tao sa labas ng loob? Wala ah. Si Alohan nandun sa malayo eh. Hindi naman siya makakaakyat dito. Yan. Pwede ba kayong kumatok ng dalawang beses kung kailangan nyo yung tulong namin? Whoa! Whoa! Wow. Cupboard. Cupboard? Pare, yung cupboard na yan, parang sinabi niya dati. Yan? Oo ka ng cupboard. Cupboard na salita. Siguro may ano yan sila talaga. Tandaan mo yung ano cupboard. Ha, yung stroke pating cupboard. Titingnan natin pagdating sa bahay mamaya. Sinabi niya yan. Yung cupboard na yan. At saka hindi yan yung gamit ko na apps. Kiss. 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 Hindi yun yung gamit ko na app, yung EMFN Spirit Communicator na app. So, ibig sabihin... Pareho lang, no? Oo, iba-iba yung gumawa niyan. Imposible naman na, ano, magkapareho yung ano nila. Diba? Ayan. Ayan. So, andito ka ba?
Magdarasal kami mamaya, ha? Oh! Magdarasal kami mamaya, ha? Oh! Pare, hindi ko alam kung dito sa likod, eh. Oh! Ha? Hindi, may nakikita rin akong shadow dyan dati. Oh, dyan, may shadow dyan dati. Magdarasal kami, ha? Para sa inyo. Pwede nyo bang galawin yung bola? Sige po. Gamit tayo ng ano? Gamit tayo ng isang spirit box natin, ha? Tanggalin ko lang yung ano, flashlight ko. Ayan. Wow! Ayan. Wow! Saan banda yun, bro? Ah, galing yun. Bay, hindi ko alam kung nakuha ng camera ko, ha? Oo. Galing dyan sa loob. Promise. Hindi, nakita ko, bro. Galing dito. Sa loob? Oo, oh, yung ano? Bobo. Yung glass. Dito, banda? Dito? Dyan sa loob. Papunta dito. Ba, yung mukha ko sa ano, yung balahibo sa mukha ko, namamanid yung mukha ko. Hindi naman klaro yung balahibo, eh. Pero ramdam ko na, ano, namanid yung mukha mo ba? Galing sa loob, bro. Dito? Nakita ko, nakaupo ka dyan, eh. Ako dito, bro? Hindi, nakaupo si Reborn dyan, eh. Oo, upo ko dyan, bro. Tapos hindi ko alam kung nakapure ng camera, pero galing dyan sa loob yung bubog palabas. Ito pa nasabi ni ano, bro, idol natin. Oo, daming ano dito, eh. Nag-uwi po. Ito, mga idol, gagamit tayo ng isang spirit box natin, ha. Ginagamit din to ng sikat na mga ghost hunter. So, i-set up lang natin. Ayan. So, meron kaming dala-dala dito. Huwag kayong magtaka, ha. Pero dito, pwedeng marinig yung mga boses ninyo. Wow, pare, rinig mo yun? Narinig ko. Oo, may hawak ako. Ano dyan? Hindi, dito, eh. Dyan? Dyan. Oh, ang bahay mo, parang gumangin, bro. Kaya nga, parang may heartbeat, di ba? Oo. Yan, mga idol, baka sinasabi yung ano lang ka. Nandito to sa mati, pag nakadaan kayo dito sa piso, tingin lang kayo sa ano, gilid ng daan, mayroong bahay, mga 100 meters, makikita nyo. Ano kayo dito? Pumunta kayo pag mapadaan kayo dito. Yan. Sino yung nagtatapon ng bubog at kumakalabog? Sabi niya, hello? Andito lang kami? Sabi niya. Andito lang kami? Ikaw ano, eh. Tapos meron, mga idol, sa comment ko, lalo na yung kalbo na nagko-comment na sinisiraan kami. Sabi niya, ba't daw ako may dalang speaker? Ginagamit ko yung speaker para dito sa mga spirit box natin. Kasi ang sabi niya, yung speaker daw, doon galing yung mga kalampag. Oh, siyempre, gagamitan, lalo pag maingay, highway. Nasa highway kami noon, eh. Nakita niya may speaker akong dala. Para dito yon. At saka ginamit ko yung speaker sa tulay ng highway. Tapos doon din sa yung may naaksidente na maingay yung daan. Oh, tapos inaano, sinisiraan niya tayo na yung speaker daw. Doon galing yung mga kalabog. Po, pwede po kayong mag-ano sa amin? Magsabi kung may mga nakakulong dito? Isa? One. One. Diba? Pare, narinig ko isa. Oh, one. Hindi nga lang klaro, pero yung camera, yung ano nito, malakas, eh. Capture. Mic kasi ito, mga idol, kaya dinidikit ko sa mic. Sabi niya isa, tapos may sabi one. Tama? Ngayon,
Anong ano nyo, anong masasabi nyo na nandito kami? Sige. Bro, parang lang sila sa baba. Sa baba. Mayroong present sa baba. Present sa baba. Sige, bro. Baba tayo. Wala ba tayong ano? Mga idol, pakunin ko lang yung spirit ball, ha? Bug sa loob. Ha? Bro, tinulak yung sila, bro. Ha? Tinulak daw. Saan ba? Sa hagdanan? Ito, nahulog ka? Nahulog ka? Oo, tinulak. Hindi, may tumulak sa akin eh. Wala malakas? Ano ba yung pagtulak mo? Meron bang sama ng loob doon? Or gusto mo lang talagang magparamdam? Huwag niyong ano, huwag niyong pilitin na gagamit kami ng depensa namin, ha? Kasi tatlo kami, merong depensa. Pare, humapdi yung ano ko, bro. Humapdi yung ilong ko dito sa side. Hindi ko alam kung ano meron. Pero humapdi to. Mahapdi siya ba, yo? Mahapdi siya. Paganyan, no? Oo. Krusakra set ni Hilux. Nundrako set ni Hidux. Badiretro satana nung kwamsuari mi Hivana. Sunt malakweli bas epse venina. Bebas. Krusakra set mi Hilux. Nun drako set mi Hidux. Badiretro satana nung kwamsuari mi Hivana. Sunt malakweli bas epse venina. Bebas. Ayokong gamitin to eh. Bakit mahapdi yung ano ko? Mahapdi yung ilong ko. Sabihin na natin na nakatira kayo dito pero wala kayong karapatan manakit. Wow! Anong bro? Wow! Anong bro? Ay, tol, may nangyari na naman doon. Ha? Bro, ang alin? Ang alin? Asa? Yan? Ano yan? Hindi lang ako napansin. Ano yan? Nandiyan ba yan o napansin? Hindi lang din napansin? Hindi ko alam ba eh. Parang wala yan. Wala kanina yan, bro. I-review lang natin. I-review na rin yung video nyo. I-review lang natin. Sige, sige. Hindi ko alam ha. Hindi ko rin alam na ano may dito. Saan? Pare, anong meron sa ilong ko, bro? Sa side? Ha? Anong meron sa ilong ko? Wala naman, bro. Ha? Wala naman. Ito. Ito, hanggang dito, mapdi. Ito, yeah. Ah. Baka kinalmot yan. Baka kinalmot, ilaw na yan, bro. Hindi, demonic to mga ganito eh. Kaya nga. Yung mga scratches eh. Oh. Ayun mga idol, promise, mahapdi talaga siya. Bakit naman nahahapdi? Anong dahilan? Kinalmot yan. Nabigla lang. Woo! Woo! Pari, bulaklak. Ha? Bulaklak. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Nakita ko, gumalaw yan eh. Dali, gamit tayo ng ano ulit. Spirit talker natin. Alam ko malakas yung puwersa ng demonyo dito, pero wala kayong kapangyarihan. Wala kayong lakas. Totoo lang. Laura, ikaw ba'y kinukulong nila? Magpe-pray kami mamaya. Gamitin mo yung pagkakataon na yan sa pagbaba ng mga anghel dito para matulungan ka. Laura, kung kailangan mo ng tulong, pwede mo bang pailawin yung bola? Huwag ka maniwala kung ano mo sasabihin ng demonyo sa'yo. Kasi talagang walang katotohanan yan. Pare, ang hapdi ng ano ko. Hapdi ng ilong ko. Oo. Oh. Bigla lang. Kinalmot yan, bro. One, that's one of sign ng ano eh, demonic, ano eh, mga kalmot. Nakawin ba ito, bro? Hindi naman ito naman, bro. Hindi nakawin? Hindi. Parang sira na yung ano natin eh.
Motion sensor ball. Accident. Uy! Accident to, bro. Accident, sabi niya? Kanina yan siguro yung sa akin. Yung kanina siguro, bro. Ah! Baka yun, accident, sabi niya. Accident nga. Sino ba yung may gawa nun? Laura, magsalita ka, Laura. Sino yung gumawa nun? Yung demonyo ba? Idol lang. Gumawa nun, Laura. Dadalawang isip akong magbukas ng... Sino tumulak sa kanya? Baka may... Baka may kobra eh. Baka nangitlog pa. Mahirap pag nangitlog pa yung kobra. Di, sabi ko, dadalawang isip akong magbukas ng mga parador. Wow, buyo na lang doon. May bubuyo, bro. Hindi na naman, hindi mawala sa ating... Ano yun? Ikaw yan? Sa paa siguro. Pero before yun, may, bago nangyari yun, may tumunog dito. Oh. Diyan banda. Need help. Yan o? Oh. Yun. Need help daw. Yan. So Laura, ikaw ba yung nangangailangan ng tulong? Or sino-sino ba yung nandito? Ilan kayo? Huwag kayong mag-alala. Magpipray tayo mamaya para sa inyo, ha? Ano yung masasabi mo? May kakayahan ka ba na pailawin yung bola? Yan mga idol. So yung kasing pagpipili ng salita, yun yung pinakamadaling gawin nila eh. Pero yung maggumalaw sila ng bagay, medyo ano yun, medyo kailangan nila ng mataas na energy. Wala pa silang ano yun mga idol, kasi bro, wala pa silang ganong lakas na kasi umaga pa. Oh, gusto nating puntahan sana to ng gabi, kaya lang. Alanganin na bro. Hindi, critical area critical to eh. Critical area to dito. Oh. So dati nakapunta kami dito kasi merong kaming ano, kumbaga may kasama kami na alam mo na. Oh. Alam mo na. Oh. Oh. Yun. Dalawang katok. Pumutok. Tuk-tuk. Diyan o. Yan mga idol, baka isipin nyo si Aloha yan. Si Aloha andun sa ano. Oh. Andun o, malayo o. Yan, nasa motor siya. Oh. Yan, nasa motor si Aloha. Oh. Yan, si Aloha yan andun. Hindi siya makalakad masyado kasi. Yan, no? Lalo na siguro pag-gabi mga ito. Oh! The. Sino? Sino yung sinasabi mong the? The devil? Sila ba yung mga nangangailangan ng tulong? Bite. Oh, bite. Bite. Bite, sabi niya. Pagat, bro. Baka yung ano dyan, bro. Bubuyo. Wow, ang dami nila bayo. Andami. Nakita mo ba to? Oo, oh, yun lang. Nakita mo yan? Ang dami bubuyo, bro. Baka kagatin tayo. Baka ito, yan. Ah, tama. Pari, winaruginingan niya tayo. Oh, they bite. Warning siya. Or the bee bites. Nag-warning siya. Baka kagatin tayo ito, bro. Ha? Maraming salamat, ha. Yan, maraming salamat sa inyo, ha. Pero bay, klaro talaga yung kanina, nung nagtanong ako na ilan kayo, sabi niya, isa, tapos one. Parang buong ano niyan eh, baka may pulot na yan sa loob eh. Baka may ano na yan. Pulot yun, di ba? Mapray muna tayo. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Lord God, bumalik na ako dito sa lugar na to. Dati na nandito ako, nananalangin din ako. So, Lord God, andito naman kami ngayon. At sa napansin namin at nakuha naming impormasyon, amazing. Andito si Laura, Lord. Hindi ko alam kung siya lang mag-isa. Pero nung tinanong ko nung may kasama siya, ang sabi niya, ano, isa or one? Or hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Ibig sabihin ba niya ang nakakulong? So, Lord God, nagbabaka sakali ako na yun nga ang impormasyon. So, Lord God, magpadala kayo ng ukbo ng anghel. Parang awa nyo na para matingnan ito at matulungan sila na makatawid. Kayo na po ang bahala, Ama. Hinihingi ko ito sa pamagitan ni Jesucristo at sa banal na Espiritu Santo. Amen. Yan, bro. Ano yung... Bro. What's your name? Bro, baka mga gato, bro. Ayan. Oh, yan. Baka yung nababala niya, bro. They bite.
Bay, ano yung possibility? Ako si Sheila Ghost 21, reborn adventurer at siya ka Kuya Red Adventurer. What's your name? Sabi niya, di ba? Bay, ano yung possibility na uulitin niya yung sacred ground? Na makinig ka ha? Pare, ang nasa loob nito, libu-libong words na pipiliin nila. Anong possibility na uulitin niya yung sacred ground, Bay? Sacred ground, sabi niya? Oo, oh, ayan o, bago lang. Sacred ground? Oo, oh, yung kanina sabi niya, di ba, sagrado? Yan. Ano siguro natin? Pare, every time na umaano tayo, may mga nangangagat na ganyan. Kaya ano yung connection? Kaya nga, ano kaya connection? Diba? Sa funeral homes, ganun din. Oo. Diba, doon sa... Sa White House, doon din. Parang pinapastop tayo ng ano. Wala kayang connection yung spirit world sa mga ganong mga insects na pwede nilang... Siguro bro, meron bro. Pwede nilang i-manipulate or utusan na... Or kung sumasanib sila sa... The devil is real. The devil is real. Oo, naniniwala kami. Tayo, ang lakas naniniwala na, talaga tayo. Nalig natin sa Diyos. Tapos sabi niya, the devil is real. So hindi siya makakano sa atin. Kasi dahil sa mga napalataya natin. Pare, tumatay yung malayubo ko. Hindi ko lang mapakita. Ayan. Ayan mga idol. Sabi no? The devil is real. Totoo sabi niya, the devil is real mga idol. Ayan. Pero ano yung sinabi niya ganina habang nagpe-prayer tayo? Amazing. Oo, amazing sabi niya. Di ba? Amazing. Secret doors. Secret ground. Ayan. Ayan. So Laura, kung may, kung ikaw man ay nakakulong dito, andito na yung mga anghel, ha? So maniwala lang kayo sa sasabihin nila. Kung ano man yung bigat na nasa loob ninyo, kung pinatay man kayo or nagpakamatay kayo, hindi namin alam. Pero kailangan mong bitawan yung mga mabibigat na nasa ano mo, dala-dala mo ngayon. So Laura, hopefully kung ikaw man nag-isa or may mga kasama ka, makalagpas na kayo kasi napakaganda sa paraiso. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng demonyo sa inyo, ha? Okay. So, sana tumawid ka na. Huwag ka na magpaiwan dito. So, yun mga idol. No? So, hanggang dito muna yung ano natin, exploration natin dito. Talagang gusto natin puntahan ito ng gabi. Kaya lang hindi talaga risky masyado mga idol, no? So, yan mga idol. Sana hindi kayo magsawa. So sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. At huwag nyong kalimutan yung channel ni Reborn Adventure, Sheila Ghost 21, at Aloha Ghost Adventures na nasa motor lang kasi hindi siya nakakalakad na masyado dahil sa nangyaring aksidente sa amin. So mga idol, maraming salamat. Meron pa siyang, bro, may mga sinasalita pa siya, bro. Meron pa. She shout. Sabi niya, I'm in my 20s. Siguro ba, ano nga to, yung madre na nasa 20 pa? Siguro may, hindi natin alam, baka may nangyari. May namatay dito, bro. May namatay siguro, or baka may nagbigti dito. Kasi bakit nila iiwanan na ganyan-ganyan lang? Mag-ingat ka, bro, ha? Baka kagatin ka niyan, bro, ha? Okay. Yan, oh. Yan, bro. Sabi na, nababala na siya, bro. Bite daw, bro. They bite, di ba? Yung mga idol, masakit mga gat yan. So doon na tayo magano continue. Yan mga idol, no? So medyo dumistansya tayo konti kasi merong nangangagat sa loob. Yan. So yan mga idol, maraming salamat sa inyong suporta hanggat nandyan kayo. Si Kuya Red ay hindi magsasawa ng i-share yung mga experience namin sa mga ganito. May sumitsit. Sila Reborn na sa malayo na. Wala sila dito, promise. Ayun na sila, wala na. Wala ng tao dito pero may sumitsit. Yan mga idol, no? Sana hindi kayo magsawa. Lagi niyong tandaan, mahal na mahal namin kayong lahat. Ingat kayo lagi. I love you all and see you on the next video. Maraming salamat po.